Uy, magugupit ka ng buhok, Rod? Oo. Konti lang naman. Walisin mo nga yung mga dumi mo dito. Oo nga, pero... Oo, pero wag mo itatapon, ha? Kasi yung buhok na yan ay pwedeng gawing art. Ha? What? Mga nalagas at pinagputulan na buhok, pwedeng gawing masterpiece? Paano? Mayong buntag, iBilibers! Ako si Mario Silva, ang Bilibabol buhok artist ng Malaybalay City, Bukidnon. Good morning, Mario! Ano ba ang latest na buhok art na ginawa mo? Hi, Chris! Good morning! Ang latest buhok art na ginawa ko ay ang ating newly elected president na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano ka natutong gumawa ng buhok art? Chris, natuto akong gumawa ng buhok art nung nagsimula ang pandemic. Nasa bahay lang ako, kaya natuto akong gumawa ng iba't ibang art gamit ang iba't ibang nakikita sa bahay. Gaya ng coffee, choco drink, cookies, saging, tissue at marami pang iba. Ano at sino ang mga kilalang tao na nagawan mo ng art nito? Chris, ilan sa mga sikat na nagawan ko ng buhok art ay ang ating people champ Manny Pacquiao, famous dancer Niana Guerrero, international singer Bilibabols, gumanap na Spider-Man, Tom Holland, at gumawa din ako ng imahe ni Jesus Christ. Pwede mo bang ipakita sa amin kung paano mo ginagawa ang buhok art? Oo naman, Chris. Ito ang mga materials na ginagamit ko. Gunting, stick ng cotton buds, malinis na papel, at syempre ang ating ginupit na buhok. Chris, ang unang gagawin ay mag-sketch muna sa papel. Malabong sketch lang para madaling mabura. Ang susunod ay lagyan ng ginupit na buhok ang sketch. Isang importanteng kailangan gawin ay mag-focus sa detalye or sa subject. Chris, ito na ang ating buhok art. Wow, ang ganda niya na. Noong 17th at 18th century, nagkaroon ng mga art na gamit ang buhok ng mga tao. At tinawag itong Victorian hair art o hair work. Ang hair work patterns ay nakikita noon sa mga magazines at mga shops. At kilala ito sa mga middle class na Western woman noong Victorian era. Ang mga hair work ay kombinasyon ng buhok, ginto, perlas, at iba pang uri ng alahas. At nagtatagal din ang buhok na ginagamit sa artwork dahil meron itong keratin, isang uri ng protina na hindi natutunaw sa tubig at sa organic solvent tulad ng alcohol o acetone. Ito rin ang bumubuo sa ating kuko at sa mga tuka, kaliskis at balahibo ng mga hayop. Matibay ito at nabubuo ng magkapatong-patong para mga papel na pinagsama-sama ay nagiging mas matibay. Yan ang science ng hair art, iBilib! Thank you, Mario, sa pag-share sa amin ng inyong kakaibang talent at sa pagturo kung paano makagawa ng art mula sa buhok. Dagan salamat din, Chris, at sa mga iBilibers, iBilib! Believe!